Okay, magandang umaga po sa ating lahat, lalo na po ang CRC, Aruskalye, at ang mga okma na nandito, mga kapastoran, mga leaders. Salamat po sa umagang ito. Kami po ay dinalaw ninyo sa aming sityo Kakilingan, Iram, para mag-abot po ng mga Bible, mag-abot po ng mga pagkain at panalangin at lapis para po sa amin. Salamat po sa pagkakataon ninyo. Salamat po sa pagbibigay niyo ng oras at panahon niyo. Welcome na welcome po kayo at pagpalain nawa tayo ng Diyos lahat. Amen. Aming Diyos, Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ni Kristo Jesus na aming pinaglilingkuran at sa kapangyarihan po ng Espiritu Santo, patuloy kaming lumalapit sa inyo. Ipinagkakatiwala po namin ang gawain sa umagang ito. Patuloy niyo pong basbasan ang aming gagawin, Panginoon, na itong lahat ay para po sa inyong kalwalhatian. Salamat, Panginoon, sa pagkakaisa po ng mga kapastoran sa buong Olonga po, Panginoon. At dito po sa Iram, we declare that Jesus is Lord over Iram, Panginoon. Salamat sa kaligtasan na mararanasan ng lugar na to, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa kanya-kanyang bahagi na gagawin po ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, magandang umagang muli po sa lahat ng mga taga-Iram, Sityo. Buksan po natin ating mga tahanan, ating mga puso, dahil dadalawin tayo ng Diyos sa umagang ito sa pamagitan ng ating pananampalataya. Sabi ng sabi ni Apostol Pablo, hindi ko ikinahiya ang mabuting balita ni Jesucristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Mga kaibigan, mga kababayan na nakakarinig po ng aking tinig, nais ko po kayong ilid sa isang panalangin. Kung kayo po ay nais niyo pong tanggapin ng Panginoon at nais niyo pong magkaroon ng tunay na relasyon sa ating Panginoon ngayong umagang ito, isa lang po ang kailangan nating gawin. Sumampalataya tayo sa Panginoon at kilalanin po natin ang ating kasalanan at tanggapin po natin siya bilang Panginoon natin at tagapagligtas. Panginoong Jesus! Panginoong Jesus! Lumalapit po ako sa inyo! Lumalapit po ako sa inyo! Bilang isang makasalanan! Bilang isang makasalanan! Patawarin niyo po ako, Panginoon! Patawarin mo po ako, Panginoon! Pinagsisisihan ko po! Pinagsisisihan ko po! Ang lahat ng mga kasalanan na gawa ko! Ang lahat ng kasalanan na gawa ko! Binubuksan ko ang aking puso! Binubuksan ko ang aking puso! At tinatanggap kita! At tinatanggap kita! Bilang Panginoon at tagapagligtas! Bilang Panginoon at tagapagligtas! Sumasampalataya po ako. Sumasampalataya po na ako. Ikaw ay namatay at muling nabuhay. Na ikaw ay namatay at muling nabuhay. Isulat niyo po ang aking pangalan. Isulat mo po ang aking pangalan. Sa aklat ng buhay. Sa aklat ng buhay. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At amen. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po dito po sa mga taga-lugar sa itong sa lugar na ito. God bless you po. Sa lahat po ng nakatanggap ng mga biyaya, napakahalaga po yung ating pasasalamat. At ito po ay ang Diyos po ang gumagawa, kaya po kami naririto. Ang Diyos po ang nagdala sa amin dito. Bagamat ang Diyos po ay hindi natin nakikita, pero ang Diyos po ay andyan lang, patuloy na nagbibigay ng kagalakan, kapayapaan, pagpapala sa lahat po ng mga iniibig po ng Diyos. Kaya sa lahat po ng mga nakakarinig ng aking tinig, isa lang po ang ating gagawin. Tayo po ay tumanggap kay Kristo bilang tigapagligtas ng ating buhay. Siya lang po, wala pong makakapagligtas na relihiyon. Kaya wala po kaming daladalang relihiyon, kundi si Kristo po ang daladala namin para ipakilala namin sa lahat ng tao na siya lang ang daan, katotohanan ng buhay. Yung mga nakakarinig ng aking tinig, sabay po tayo sa panalangin ito bilang pagtanggap at pagkilala kay Kristo. Sabihin po natin, Panginoon Jesus, salamat po sa pagkamatay mo sa krus na siyang katubusan ng aking mga kasalanan. At sa oras na ito, Panginoon Jesus, kinikilala kita bilang tigapagligtas ng aking buhay.
Patawarin mo po ako sa mga kamalian, kasalanan na aking nagawa. At dugasan mo ako ng banal mong dugo upang makita mo akong malinis, banal sa iyong harapan. Panginoon, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Ito po ang aking samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ang lahat po magsabi ng Amen. Manalangin po tayo, Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay isang Diyos na mahabagin, mabiyaya, puspos ng pag-ibig. Sa iyong dakilang pag-ibig, isinugo mo ang iyong kaisa-isang anak upang mamatay sa aming kalagayan, sa aming mga kasalanan. Upang sa ganun magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. At siya'y namatay, inilibing, nabuhay na muli at ngayon nakaluklok sa kanang kamay ng Diyos Ama. At siya'y namamagitan sa tao at saka sa Diyos. Kaya salamat po Panginoon, ikaw ay namatay sa aming kalagayan. Nung kami makasalanan pa, si Jesus ay namatay sa aming kalagayan. Kaya igawad mo ang iyong basbas sa bawat isang naririto at mayamang pakikipisan ng banal na Espiritu ang siya nawang mamalagi sa bawat isa sa atin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen.